Wala ng buhay at walang damit pang ibaba ang 22 anyos na si Llewellyn Cañedo nang matagpuan sa gitna ng palayan sa Barangay Kabunggan sa Anda, Pangasinan nitong Sabado. Iba na talaga ang takbo ng mundo ngayon. Hindi na naiiwasan ang iba't ibang krimen na nadidinig sa balita o iba't ibang social media. Nasa loob man o labas ng bahay, nasa lugar man na ating tinitirhan o wala, ay nagaganap talaga ang krimen kahit saan. Kagaya na lamang ng ating tatalakayin ngayon tungkol sa isang dalaga na kamakailan lamang ay pinatay at hinihinala ang ginalaw pa. Sabay-sabay nating alamin ang nangyari sa dalagang ito sa probinsya ng Pangasinan na nakita sa May Palayan. Walang saplot at talaga namang karumal-dumal ang nangyari. Isang masaklap na balita ang nagpaguho sa buhay ng mga magulang ng isang 22 anyos na dalagang si Llewellyn Cañedo, isang hospitality management graduating student na taga Anda, Pangasinan. Natagpuan ang katawan nitong hubot-hubad na nakadapa sa isang palayan sa Pangasinan. Hindi lamang ito binalita, ngunit mainit na napag-usapan ito sa social media, TikTok, pati na din sa Rafi Tulfo in Action segment. Madami ang nagbigay ng pahayag patungkol rito, ngunit alamin natin ang tunay na kwento sa likod ng malagim na kriming ito sa pagpapatuloy ng istorya. Ayon sa mga magulang ng dalaga, nagpaalam ang kanilang anak na pupunta lamang sa isang kaibigan at wala rin daw itong binigay na rason dahil palagi naman daw ginagawa ito o pangkaraniwan na ginagawa ng dalaga at hindi rin naman bago sa kanilang pagkakakilala. Ang kaibigan tinutukoy ng anak nila ay pinayagan nila ito. Wala namang sinabing dahilan, ngunit pinayagan pa rin nila ang anak na tumuloy upang puntahan nito ang sariling kaibigan na si Rovi. Ngunit lingit sa kaalaman nila na ito na pala ang huling pag-uusap nila sa kanilang anak. Sabi pa ng magulang, wala raw kasintahan ng anak nila dahil mahilig daw itong mag-aral at niminsan ay hindi raw ito nagsinungaling sa kanila. Ngunit ayon sa investigasyon ay napag-alaman ng mga operatiba na may boyfriend daw ito na nagngangalang RB na huling kasama nito ng gabing pinatay at ginalaw ang dalaga. Base sa Rafi Tulfo in Action ay dito na nakausap ang boyfriend ni Llewellyn na si RB. At ayon sa kanya ay wala raw siyang alam kung anong nangyari pagkatapos nitong mga bandang alas 12 ng gabi at 200 metro na lamang ang layo mula sa bahay nito dahil hindi daw sila legal at hindi alam ng mga magulang ng dalaga na may karelasyon ito na labis ipinagkataka ni Rafi. Dito na nagsimulang magtanong si Rafi Tulfo ng mga bagay na magpapaklaro sa ibinigay na statement ng boyfriend ng biktima. Tinanong ni Rafi kung tanaw ba o hindi ang bahay ng dalaga at kung nag-iisip ba siya dahil napakalayo ng paghatid niya sa dalaga. Sinagot naman ng binata ang pagtatanong nito at dito nga niya sinabi na hindi raw matatanaw dahil sa may palikuliko pa ang bahay nito at hindi siya mismo ang nagsabi sa dalaga na doon na lamang siya hihinto bagkos ito raw ang hiling ng dalaga sa kanya. Hindi man ito ang unang beses at kung tatantiyahin sa pagkakaalaala ng binata, mga 10 beses na daw itong ginawa at hindi ito base sa kagustuhan niya kundi sa kagustuhan ng biktima. Kinumbinsi din daw siya ng dalaga na huwag munang magpaligal dahil ayaw pa ng magulang nito at pinaplano nilang pagkatapos ng graduation nila magpapakilala sa mga magulang ni Llewellyn. Ngunit hindi nga naman ito naging madali sa kanila dahil ang malapit na sanang pagpapakilala ay hinadlangan ng karumal-dumal na krimen ng gabing magkasama din sila nito. Nakuha din naman ang statement ng sinasabing kaibigang pupuntahan ni Llewellyn na si Rovi at ayon dito walang pagsisinungaling na ginawa ang dalaga at talagang pinuntahan siya nito sa kanilang bahay dahil nagyayaya ito na mag-inuman kasama ang pinsan ni Rovi na si Gerald. Ayon kay Rovi na si Llewellyn daw ang mismo nag-ayana sa bahay ng pinsan na lamang ni Rovi mag-inuman. Wala daw silang pinag-usapang kakaiba at nakakapagtaka na maaaring magbigay ng paghihinala kay Rovi para sa pinsan nitong si Gerald. Sinagot din ni Rovi ang mga tanong
ni Rafi, kagaya nga kung may napapansin siyang kakaiba na hindi naman daw napansin ni Rovi. Ilang beses namang kinumpirma ng kaibigan ng biktima na si Rovi na walang naikukwento ang dalaga na may iba pang nanliligaw sa kanya kahit pamansaan, at hindi rin daw nagkukwento ang kanyang pinsan na nagkakagusto siya o may interes siya sa dalaga. Kaya wala siyang masasabing anong kwento dahil wala naman daw nabanggit si Llewellyn. Ganito rin naman ang sinabi ni Arby, hindi daw nagkukwento kahit kailan ang dalaga na may nagkakagusto sa kanya sa syudad man o sa lugar na nakatira ito. Kaya wala din daw siyang masabi kung sino ang pwedeng ituro. Malaking tulong din upang makagawa ng konklusyon si Sir Rafi nang sabihin ni Rovi na kung tatantyahin ay 3 beses na nakipag-inuman sila ni Llewellyn sa pinsan nito, at hindi alam ni Gerald na may kasintahan na pala ang dalaga. Nalaman na lamang ni Gerald na may kasintahan ito nang gabi ding sinunto ni Arby si Llewellyn. Ayon pa kay Rovi ay talagang close kahit papaano ang biktima at pinsan niya. Pinatulan niya din ang pagre-rate na hinihingi ni Sir Rafi, at sinabi niyang 8 ang ire-rate niya sa closeness ng dalawa. Pagkatapos daw noon ay di rin ilang saglit ay sinundo ni Arby ang dalaga para ihatid pa uwi, dahil gabi na daw at dito nga lumabas mula sa bahay ni Gerard ang tatlo at naghiwalay na lamang dahil ihahatid ni Arby ang dalaga. Ayon naman sa operatiba ay hindi kasama sa person of interest si Gerard na ipinagkataka naman ni Rafi Tulpo, dahil daw kung ang 4 ay hindi kasama si Gerard ay saan daw manggagaling ito. Nang kausapin ang binata at anya, hindi lamang isa ang inumang pinuntahan nila, 2 daw ito, at ang isang inuman ay sa mga kaibigan ni Arby na 5 lalaki. Sabi ni Arby, hindi raw talaga sila pumunta doon upang makiinom dahil nga ay magpapasama siya na ihatid si Llewellyn. Pero dahil sa pag-aaya ng mga kaibigan niya ay nakapag-inom siya. Inamin niya din at ikinuwento na sa 5 lalaking nasa inuman ay 2 doon ay hindi niya kilala at hindi niya kadalasang nakakasama, na ikinagalit ng madinig ni Rafi. Pinunto ni Sir Rafi na 6 silang lalaki sa inuman na iyon, iisang babae lamang si Llewellyn, at inexpose niya ito, at baka dahil doon isa sa mga kaibigan nito ay nagnanasa na sa dalaga. Nagbigay rin ng panibagong bersyon ng kwento si Sir Rafi bilang halimbawa at anya kung paanong malasing daw at makatulog si Arby. Baka hinalay daw mismo sa harapan niya ang dalaga habang wala siya sa katinuan. Giit naman ni Arby, hindi raw niya gustong magtagal noon, at naihatid naman niya ng tuluyan ang dalaga. Gusto nga niya daw ito na ihatid dahil lasing ito at liku-liku pa bago makarating sa bahay nito. Ngunit katulad ng dati ay pinigilan siya nito dahil baka raw makita ng magulang. Ngayon, dahil sa paghinala ni Rafi ay nag-request siya sa Colonel na idagdag sa person of interest ang mga kaibigan ni Arby, pati na rin si Gerard, dahil maaaring makatulong at mas malaman kung sino ang salarin. Ayon naman sa mga pag-iimbestiga ay posible daw na ginahasa ang dalaga at pinatay ng gamit na malaki na pwedeng ipukpok sa ulo nito dahil sa malaking sugat na meron ito. Hindi rin sila nakakita ng bakas na doon inilipit sa palayan ang biktima, at hinala nila ay binuhat ito papuntang palayan. Nakita rin daw na namamaga ang pagkababae nito, kung kaya posibleng ginalaw ang dalaga. May namataan namang witness ang mga operatiba at nakakapagbigay raw ito ng magandang direksyon sa kaso. Ngunit sadyang hindi pa raw masabi nito ang kabuuan ng istorya dahil sa takot nitong madamay. Pinipilit at kinakausap pa rin naman nila ang hawak nilang witness upang makapagsalita na at makuha na ang impormasyong kinakailangan nila. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang imbestigasyon ng pulisya at operatiba, habang umaasa naman ang mga magulang ng dalaga na maresolba agad ang kaso at makuha nila ang hustisya na nararapat para sa kanilang anak. At ayon pa sa report, boyfriend at kaibigan ng biktima ay hindi naman daw sila naiwas sa paghahanap sa kanila ng mga pulisya para sa mga katanungan. Kapag daw pinapatawag sila ay agad silang pumupunta. Handa rin silang pumasok at makipag-cooperate sa mga pulisya gamit ang lie detector, habang ang 4 naman na person of interest ay patuloy pa rin na iniimbestigahan. Lumabas din sa record na isa sa mga person of interest ang may history ng paggamit ng droga, na nagbibigay lead din upang maresolba
ang kaso. Sa ngayon ay pinaghihigpitan ng mga pulisya ang mga ito at minomonitor ng maigi upang hindi sila magkaroon ng pagkakataon na makatakas o magbalak na tumakas mula sa pulisya. Pinapakita naman ng mga investigador ang paggalaw nila at mabilis na pagresolba sa kaso ni Llewellyn upang malaman kung sino nga ba ang tunay na salarin. Sa segment ay nakikiusap ang ina ni Llewellyn kay RB na sabihin na lamang ang totoo o kaya magbigay ng nararapat na impormasyon para sa anak nila. Tinanong din ni Sir Rafi ang magiging ambag ni RB sa kaso ng kasintahan upang maipakita nito ang pagmamahal at commitment sa nangyari dito. At ayon naman sa binata ay sinusubukan niya lamang sabihin ang buong detalye base sa pagkakaalam niya at pagkakatanda. Hindi rin daw siya umiiwas at mabilis na pumupunta kapag muli na naman siyang inanyayahan ng mga investigador. Naging maayos ang pag-uusap sa segment at halos lahat naman ng mga netizen ay nagbibigay ng kanilang saloobin, pati na rin ang mga komento patungkol sa nangyari. Hindi rin tumitigil ang mga pulis sa pagkilos, paggalaw ng tungkulin nila para sa ikabibilis na pagresolba sa kaso. Sa segment ni Sir Rafi ay lumantad ang mga istoryang hindi pa nalalaman, kagaya na lamang na sa mismong bahay ni Gerard nag-inuman ang mga ito. Hindi lamang isang inuman ang pinuntahan, may dalawang hindi kakilala sa inuman. Close na close ang pinsan ni Rovi at ang biktima na si Llewellyn at nakipag-inuman ito ng ilang beses na wala man lang kaalam-alam si Gerard na may boyfriend ito. Marami mang leads ang meron ang mga pulisya, ngunit inamin nila na inuturing na nilang suspect ang isang lalaking may nakaraan at experience sa pagdadrugs dahil malaking senyales din daw ito na nakakaapekto sa pag-iisip at nagawa sa dalaga. Ayon din sa nakausap na Colonel, sa apat na naunang persons of interest na nakuha nila ay tanging siya ang kaisa-isang may background sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot na mas lalo nilang pinaghihinalaan. Mausisa man ang ginagawang operasyon pero binigyan ng seguridad si Rafi Tulpo pati na rin ang mga magulang nito na may nangyayaring aksyon sa kasong ito at nagkakaroon din sila ng magandang senyales na matatapos at makakamit ang hustisya siya ng dalaga sa lalong madaling panahon. Hanggang ngayon ay wala pa rin namang balita sa kaso ng dalaga, ngunit naniniwala ang mga netizens na dapat ay matuto tayong mag-ingat at gawin ang tama, mas lalo kung maaari itong ikapahama. Matutong makinig, makaunawa at makaramdam para sa kapakanan at kaligtasan. Huwag maglihim at matutong mag-ingat para sa sariling kabutihan dahil ang mga masasamang loob ay andyan lang, matyagang nagmamasid at nag-aabang sa kanilang susunod na biktima. So ngayon, alam mo na ha?